1, 2, 1, 2, 3, go! Yan ang i-guitar tutorial natin ngayon, ang continuation na ginawa natin noong intro ng How Far Will You Go. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga chords na ginamit sa kantang yan. At ang nag-request ng kantang How Far Will You Go ng Eraserheads ay walang iba kundi sina Eteo Del Mundo. Oh my kings! Oh my kings! May kumahol pang aso. Talagang hindi ako makapag-vlog ng isang diretsyon tahimik. Pero okay lang yan. At ni Albert Peralta. Oh my kings! Oh my kings! Last but not the least, ni Ellie. Oh my kings! Oh my kings! Ayan. Sa mga nag-request, mga kings, maraming salamat sa inyo. Ngayon ay chords na ang pag-aaralan natin para matugtog nyo na ng diretso ang kantang How Far Will You Go. At bago natin start ang ating guitar tutorial, ako'y humihingi ho ng paumanhin sa inyo kasi kumakahul ang mga aso. Sana kayo na ang bahalang magbigay ng pasensya para sa akin. Pasensya na po kayo talaga. At bago natin start ang guitar tutorial, Mimo! So my kings! Oh my kings! Pasok intro! Kings, ngayon ay pag-aaralan na natin ang chords na ginamit sa kantang How Far Will You Go ng Eraserheads. Napakadali lang yan mga Kings. Sa mga nag-request, alam kong alam nyo na yung kanta. Mas madali nyo nang makukuha yung mga strumming niya. Chords na lang ang kailangan nating halos pag-aaralan. So, itatapat ko yung camera sa gitara para mas makita nyo kung paano nagpe-play yung ating mga daliri, kung kailan siya naglilipat ng chords. Sa nag-comment na nagsasabi na bakit daw hindi ko na pinakikita yung mukha kasi Kings, depende yun sa aking ibinablog. Kung kailangan mas kita yung gitara, ibig sabihin mas kailangan nilang matutukan yung ituturo natin. Kasi kung ganyan, kagaya niyan, kita, makikita nila kung anong chords yung ginagalawa ng mga daliri natin. Kaya nga guitar tutorial, so mas kailangan yung gitara ang makikita. Kasi pag tinaas yan, halimbawa ganyan, tapos sasabihin ko, mga chords na ginamit sa ganyan ay ganito, tapos tutugtugin ko, hindi nila nakikita, wala silang idea kung paano nila ipiplay yun. Mas maganda, makita nila para, ganun pala ang timing nun. Kasi pag ganito, yan, ganyan, pinakita ko na. Sasabihin ko, ito yung guitar tutorial natin ngayon, etc. Hindi na ho guitar tutorial yung kalalabasan. Ang kalalabasan ho nun ay papogoy tutorial na. Hindi naman ho ako nagpapapogoy. Ang kailangan ho ay ang gitara dahil para sa mga beginners, makita nila kung paano natin ipiplay yung kanilang ni-request. So, sa verse tayo mga kings. D. G. A. At D. Pabalik-balik lang yan mga kings sa verse. So, ang strumming pattern, very easy lang. Down. Down, up, down, up, down, up, down. Down, up, down, up, down, up, down. Down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up, down, up, down. Down, up, down, up, down, up, down. Down, up, down, up, down, up, down. Ganun lang ang gagamitin nyo sa unang verse at sa pangalawang verse. Kasi pag nag-play na kayo niyan, verse, refrain, then chorus. Papasok ulit yung verse,
Then yung refrain, 2 times na yun, mangyayari dalawang sunod na bago kayo pumasok ng chorus. Pagdating nyo ng chorus, 4 times nyo nang gagawin yun. So lapatan natin yung verse niya. Tandaan, kung paano natin ipinlay yung verse na to, ganun din sa kasunod. Ganun din yung refrain hanggang mag-chorus tayo. So verse tayo. Yung tamang timing na. Down, up, down, up, down, up, down. Refrain, ano ba yun? G A G D G A D G, sorry, A. Strumming pattern natin, very easy lang din. Down, down, up, down, up, down, up, down lang din. So kunyari, nanggaling tayo ng unang verse, yung pinakadulo na. No specific destination, it takes day by day, supersonic transportation, road is on the way. G. Chorus na to. D G A. Balik sa D. Then punta ng A. Then G. Balik sa A. Yun yung chorus. Bali, 2 times yun gagawin. Ngayon, lalapatan natin ng buo yung unang verse, refrain hanggang chorus para mas makuha nyo naman, Kings. Down, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Second voice yan. Do you still wanna change your mind? Second voice. Down, down, up, down, up, down. No specific destination. It takes it day by day. Kasunod na verse niya. Yung kung paano niya yung pinili yung una. Kunyari, ito na yun. Then, G, A, D, G, A, D, G, D, G, D, G, refrain. Long distance G. Parang sa
kasi lang sa verse niya. Long distance telling. Ulit-ulit na lang yung hanggang muli. Long distance telling. How far will you go? Napakasimple lang, di ba mga kings? Gaya na sinabi ko, sa mga nag-request, alam ko na alam nyo yung kanta. Yun naman ang importante, kailangan alam natin yung kantang tutugtugin natin, kabisado natin yung kanta. Mas madali na nating makukuha yung pag-strumming niya, then yung timing, makukuha nyo agad yung kasi alam nyo yung kanta eh. Yun ang pinaka-the best dun eh. Alam natin ang kanta na ating inire-request para hindi na tayo mga ngapa sa mga gusto matugtog. At inuulit ko mga kings, sa nag-comment, kings, paliliwanag ko lang sa iyo ha. Sa nag-comment, hindi ho ako na-open sa inyong sinabi. Pero sasagutin ko ho yan. Na sinasabi nyo sa nag-comment na hindi naman sa videong ginawa natin last time. May previous video ako na pinakita ko yung ano, yung aking pag-play ng gitara. Which is intro din yung aking tinutorial nun. Ang sabi niya kasi sa comment, hindi ko nilang babanggitin kung sino, no? Ayoko namang maka-open. Bakit daw gitara na lang ang pinakikita ko at ginagaya ko na yung iba? Dapat daw may sarili tayong originality. Kailangan may originality tayo. Noong ulit ko, Kings, tayo ay guitar tutorial. Hindi pa pwedeng mukha lang natin ang pakikita natin. Or pakita man natin yung buo masyadong malayo, hindi rin nila makikita kung saan dumadaan yung mga daliri natin o kung saan lumalapat. Kaya mas maganda makita nila. May focus natin yung gitara para masusundan nila kung inaaral nila yung mga in-request nila. Dahil tayo ay guitar tutorial, hindi po tayo facial tutorial. Yan. Hindi tayo papogi tutorial. Kaya mas kailangan ho, gitara talaga yung makita ng mga viewers nating beginners. Sana po nasagot ko ang inyong komento. At sana huwag po kayo ma-open kasi welcome naman ho ang lahat na mag-comment sa akin. At handa naman akong sagutin yan. But anyway mga kings, muli nagpapasalamat ako sa mga nag-request. Maraming salamat sa inyo lahat mga kings. At sa mga nag-subscribe, thank you so much sa inyo. At sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please like, share and subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga guitar tutorial pa na gagawin natin. At sana po magsama-sama tayo uli sa susunod na mga videos natin. At muli, I love your kings. So my kings, Mimo. So my kings. Oh my kings. See you next video. I love your kings.